mula kay Melv's Castle. Uy! China, iyak! Karma. Karma to, mga kapatid. Resback ng Pilipinas. Sabi, pinatawan daw ng sanctions ang China. Tapos Chinese hacker huli, mga kapatid. Yan ang ating aalamin. Bigyan natin to ng commentary at reaction mula to kay Melv's Channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, mga kapatid, na may kinalaman sa usapin sa West Philippine Sea. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Iyak, China. Kinakarma na. Makauhaw kasi kayo sa kapangyarihan. Matapos ngang sabay-sabay maghayag ng suporta ng Amerika, UK at New Zealand para sa Pilipinas. Sabay-sabay rin tong na cyber attack ng Chinese hacker. Kahit ang Philippine Coast Guard ay hindi nakaligtas sa pangahak. Ibinalita kasi ni Stop bullying others before it's too late, mga kapatid. Sa dami ng ginagawa ng masama ng China, mga tol, talagang parami sila ng parami ng kalaban. Parami sila ng parami ng kaaway. Alam nyo kung bakit hindi sila mapalagan dati ni Duterte, mga tol? At ang ginawa na lang ni Duterte, kinampihan na lang niya ang China kaysa palagan ni Duterte. Alam nyo kung bakit? Kasi si Duterte, inaway niya yung United Nations. Inaway niya yung Western, inaway niya Amerika. So sino tutulong sa kanya? Hindi niya naman kaya yung China mag-isa. O, di kinampihal niya na lang. Yun na lang ang naging way ni Digong, mga kapatid, para lusutan yung malaking problemang to, di ba? Kahit pa paano, ginamit niya rin naman yung isip niya, mga tol. Pinag-aaway niya kasi yung ani, kaya nga hindi siya masyado nakabisita dun sa mga bansang yun, di ba? Hindi naman niya pwedeng hinga ng tulong si Putin dahil magka-alyansa rin niya ng China at saka Russia, mga kapatid. Di ba? Ngayon si President Marcos, mga tol, hindi naman niya inaaway yung Amerika, hindi naman niya inaaway yung ano, yung ibang mga bansa. Ultimo China, hindi naman natin inaaway eh. Yung China na nga-aaway sa atin, mga tol. Inaagaw nila yung exclusive economics yung mga nasasakupan natin. At bilang patunay na talagang mahilig mang-aaway ang China, o tingnan nyo, ang daming mga bansa ngayon na nagre-reklamo sa China, ang dami nilang pinapasok eh. Pangulong Bongbong Marcos na hindi tatahimik ang international community sa pagbiit ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tama. Bilang matinding ganti ng Amerika, UK at New Zealand sa China hacker, nagpataw to ng mabibigat na sanction sa China. Ooh. O iyak talaga kayo ngayon. Ooh. Pinapasarado na rin ng United Kingdom ang Chinese embassy doon. Naku. Hindi lang nga to basta pagkokondena sa cyber attack, kundi raw sa aggressive behavior ng China sa West Philippine Sea. O kasi yung UK, mga kapatid, inatake rin ang mga Chinese hacker. Tindi, no? Paano ka ngayon kakampi sa China? Ang dami nilang kalaban. Madadamay ka rin dyan. Di ba? Akala kasi nila, mga tol, masyado na silang nalunod sa kapangyarihan eh. Dahil nakakita sila na sobrang dami na ng barko nila, sobrang dami na ng jet nila, sobrang dami ng army nila. Akala nila sobrang lakas nila, mga kapatid. No? Pero tatandaan nyo na kahit gaano ka pakasiga, kahit gaano ka pakalakas, kapag ikaw ay pinagtulungan ng mas marami sa'yo, babagsak at babagsak ka rin. Diba? Mapapabagsak ka rin ng majority ng napakarami. Di mo kaya mag-isa yan. Diba? Tapos yung mga sundalo mo, wala namang mga karanasan niyang mga yan. Wala namang mga karanasan niyang mga yan. Kahit naman sa history, balikan nyo, mga tol. Diba? Yung China, sinakop din ang Japan yan eh. Battle of Yultong, nasikat ngayon sa TikTok na pinag-uusapan, di ba? Tignan nyo kung gaano karami ang sundalong Pilipino dun. 24 lang ata ang nasawing Pilipino, ilan lang ang nasugatan, samantalang yung sa Chinese, ilan sila ata? Libo-libo, mga kapatid, libo-libo sila, sobrang dami nila. No? 40,000 ba yun? 40,000? Napakarami, di ba? Pero wala silang nagawa, mga tol. Ganun sila kaampaw. And the disturbing reports of Chinese intimidation and aggressive behavior in the South China Sea and instructed the Chinese embassy to close them. However, their cumulative attempts to interfere with the United Kingdom's democracy have not succeeded. Ooh.
Tommy na nilang kalaban. Dapat ganito rin ang gawin ni Pangulong Bongbong Marcos pag hindi nagtanda ang China. Ipatapon pabalik ng China ang Chinese ambassador. Ano pa to? Visit din ako sa ano nito. At ipasarado ng permanente ang Chinese embassy sa Manila. Inire-recommenda na nga to kay Pangulong Bongbong Marcos ng Department of Foreign Affairs. Pero wala pang utos ang Pangulo kung ipapatapon ba ang Chinese ambassador at kakasuhan talaga. Insulto na naman yan, kaya yes, dapat maging persona non grata na yung ambassador na yan. So hindi po ito eh, wala pong katotohanan na parang puppet lang tayo. Yun ang hirap dyan sa China, akala nila puppet lang tayo, no? Na minamanipulate lang ng US. Hindi sila naniniwala na tayo, may sarili tayong isipan, na meron tayong sariling sobrenya, no? Kaya ganyan ang trato nila sa atin. Kaya rin hindi tayo dapat maniwala sa mga pinagsasabi niya. Kumpirma. No? Pero yung mga sigaw ng mga pro-China, mga tol, puppet daw tayo ng US, mga tol. Bawa. Sino nagsasalita? Puppet ng China. Mga ganun ng China yun, mga kapatid. Puppet kayo ng US. O, bakit kayo? Puppet naman kayo ng China eh. O, kanino bang exclusive economic zone na pinag-uusapan dito sa US pa? Hindi naman exclusive economic zone ng US yan eh. Kanino bang easy yun? Di ba sa Pilipinas yun? O kapag ang Pilipinas kumikilos para ipagtanggol ang easy niya at sinusuportahan tayo ng US, sasabihin nyo, puppet ang Pilipinas? Yung China, sinasakop yung easy natin. Tapos kayo, pinagtatanggol nyo yung China. Eh, anong tingin sa inyo? Anong tawag sa inyo? Naisip nyo ba yun, mga tol? Di ba? Tayo mga... sumusuporta, mga kapatid, o tayong mga gustong ipaglaban ng EEZ. Ang tawag nila sa atin, mga puppet daw ng US, mga tuta ng Amerika. Ang tanong eh, di ba? Bakit sa Amerika ba yung EEZ na pinaglalaban natin? Mga mangingisdang kano ba yung inaanohan natin dito? Yung Scarborough Show sa Amerika ba yun? Di ba sa Pilipinas yun? Di ba mga isda natin ang hinahabol natin at yung mga yamang dagat na dapat sa atin? Hindi naman sa Amerika yun eh. O di ba? Eh sino ba yung aagaw? Sino ba yung nagpapalaya sa mga mangingisda natin? Sino ba yung bobomba sa atin ng water cannon? O di ba China? O ba't yung pinagtatanggol? Di mga tuta nila kayo eh. Ado naman ng New Zealand na Chinese hacker talaga ang umatake sa kanilang mga website. Dito nanakaw ng China ang mahalagang dokumento ng New Zealand. Bilang parusa, magpapataw rin ng karagdagang sanction ito sa mga Chinese company. It really is very rare for New Zealand government to speak up and name and shame another state for a hostile or malign act. Mapapakamot talaga ang China sa ulo. Pabagsak na kasi ng pabagsak ekonomiya ni Xi Jinping. Tapos mas lalo pa itong lalagapak dahil sa sanction na ipinapatupad laban sa kanila. Mm-hmm. Ano China? Kinakarma kayo ng malala ano. Napakasasama kasi ng ugali nyo. Pero alam nyo kung anong sagot ng mga Chinese. Inosente raw sila. My goodness. At wala raw ebidensya sa akusasyon na China talaga ang hacker. O diba, napakasinungaling talaga. Kumpirmado na ang China. Pero imo, yung mga video nga daw sa West Philippines na mga pambobomba nila ng water cannon, minanipula lang daw eh. hindi pa ba sinungaling ang tawag doon? Eh kahit naman grade 1, grade 2, malalaman kung gaano ka-legit yung mga video yun eh. Di ba? May pagkakataon pa ba tayo para mag-edit noon para gumawa lang ng gulo? Isipin nyo mga matol, sino ang nasa katinuan na bansa na gagawa ka, mag-i-edit ka ng gulo na winawater cannon ka para lang makagawa ng gulo, di ba? Eh, ang sarap-sarap ng kapayapaan. Na ang hacker pero itinatanggi pa. Pienso, sampu, gejong zhungguo feike weishie de xujia xinxi. Xianzai yo hotong yinguo, dasi de caozuo, sowei de zhungguo wangwo gongji, shenzhi faqi, dui hua de wuli danbian zhizai. And even launching groundless unilateral sanctions against China. Pinatawan sila ng sanctions. 中方对此坚决反对，已向美及相关方提出了严正交涉，将采取必要措施维护中方的合法权益。中方相关网络安全机构曾发布了美政府对中国及其他国家
进行网络攻击的系列报告。Nako, sasayang lang tayo ng panahon para intindihin pinagsasasabi nito mamang to. Tuta ni Xi Jinping to. Alam mo si Xi Jinping, ano lang yan? Nilalagay niya talaga sa kahihiyan yung kanyang bansa, mga tol. Darating talaga ang panahon, baka sarili niyang mga mamamayan, isumpa pa siya sa pinaggagawa niya. Karma na ang lumalapit sa China. Itaas na ang nagdidikta kung paano paparusahan ng masasama ang ugali. Problemadong problemado tuloy ang lahat ng Chinese company. Kayo sa tingin nyo, panahon na ba para i-boycott ang Chinese product na ibinibenta sa ating bansa? Oh, kayo na makakasagot dyan mga kapatid. Ano sa tingin ninyo? No. Pero ako, I still do love Chinese foods. No, walang kinalaman yun. Walang kinalaman yun. Gusto ko pa rin yung mga pagkain nila, siomai, mga Chinese restaurant. Sarap pa rin kumain, mga kapatid. Oh, wala namang problema eh. Papasok pa rin ako sa loob ng SM. Kahit na Chinese ang may-ari nun, papasok pa rin ako, mga kapatid. Wala naman talaga kasing kinalaman yun eh. May problema, mga tol, yung pinaka-leader nila ngayon. No? Ngayon ha, kung sakasakali mang magpalit yan at baka sakaling hindi ganyan kaganid o baka maging maayos, all good style lahat dyan. Pero kung kayo tatanungin, mga kapatid, ano sa tingin ninyo? Ano ang masasabi nyo rin sa mga ipinataw na kaparusahan sa kanila? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. No? Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video na tulad nito. So maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.